Hello po mga kamuffers, at ngayon meron po tayong bike check ulit. At itong bike na to is very French siya, tsaka sobrang unique siya dito sa Pilipinas. Kasi parang isa lang ata o dalawa lang na frame set ang may ganito sa Pilipinas. So ito ay isa sa mga, again, very unique na bikes and frames dito sa Pilipinas. At ito ay ang fixed gear bike check Look AL464. And kung bago lang po kayo sa channel ko, ako nga pala po si Adminalin. I create fixed gear videos, cycling videos, vlogs, reviews, Q&A, kahit ano. Basta about cycling or fixed gear, gumagawa po ako nito nga mga ganitong content, no? Tsaka kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content, mga fixed gear content, cycling content, consider na mag-subscribe po kayo. And share and like na po, and of course, comment na po din kayo. So, bago ko nga pala din to simulan, yung may-ari nito is also a YouTuber and a tattoo artist din siya, no? Siya si Kuya Sammy Kagiwa. So, kung gusto niyo pa ng mga other cycling content and also tattoo content and comedy content, subscribe na po kayo kay Kuya Sammy Kagiwa. So, punta lang kayo sa YouTube and isearch niyo po yung name niya, Sammy Kagiwa. And also, kung gusto niyo ng mga solid na tattoo, no? Solid na magpatattoo. And also, marunong din siya magtattoo ng mga bike parts kasi, again nga, mahilig din si Kuya Sammy sa bikes. Kung gusto niyo ng mga solid na tattoo at safe na tattoo, dun lang kayo sa Epidemic Tattoo Shop dun sa Poesa. And I will leave link in down in the description sa YouTube niya and sa tattoo parlor, tattoo shop niya. So, without further ado, simulan na po natin. So, yung pinakauna po is itong, again, frame set. Ito naman madalas na palagi kong inuuna, no, frame set. So, itong frame set na to is a Look AL464. Tapos, black lang. Black and white yung design niya. And actually, ito ay ang medyo lumang design na AL464. Meron na kasi mga bagong design na bagong colorway, no? So, punta na po tayo sa specifications niya and description. So, isa siyang aluminum track bike, of course. And of course, gawa siya ng Look. Very French, no? Gawa siya sa France. Tapos, itong mga Look people na to, sila mga Look people, mga specialty talaga nila, mga track. So, yung geometry nito is good for velodrome, racing, criterium, urban. So, itong frame set na to is a very, very solid na frame set. Dahil crafted siya ng mga magagaling and also built siya from a high level 6061 aluminum. The frame is very stiff with a geometry that is nevertheless easy to ride. Tapos nga pala, oversized yung down tube niya, mas stiff. And yung down tube nga niya is also teardrop shape, so very aerodynamic and also without compromising its weight. At yung tinidor niya is a full carbon fork. Take that, a full carbon fork. So itong frame na to, stiff, light, aero, I mean, ano ba yung gusto mo? So this frame set is a really good frame set to start. And also, again nga, sabi ko nga, ito ay a very rare frame set dito sa Pilipinas. Tara, at simulan na po natin sa drivetrain. Sa drivetrain, yes, you guessed it. It's a Omnium, SRAM Omnium. So, itong SRAM Omnium na to, it is very stiff, very matibay, AL7075, space grade aluminum. So, ito talagang Omnium na to, stiff. Tsaka, of course, alam niyo na ng buong fixed gear community as one of the being the best crankset dito sa fixed gear world. And naka-ano siya, 48 tooth na stock chainring. Imagine niya maglalagay ng SUV, no? Tapos, yung chain niya is Izumi Jet Black chain. Sana all, men, may ganon. Ginagamit siya sa Olympics. So, very matibay itong kadena na to. And also, yung pedal niya is a Look Kyo 2 Max pedal na clipless pedal. So, lumayo siya sa Shimano kasi, again nga, minimaintain ni Kuya Sammy yung pagka-French ng itong bike na to. So, overall, itong drivetrain niya is a solid drivetrain, pang racing talaga. So, Kuya Sammy, good choice, no? Kulang na lang, lagyan mo na yung Sorinus, no? Na chaining. So, sunod naman po tayo sa wheelset. At itong wheelset na to is, again, French, no? Very French. No other than the Mavic Ellipse. So, itong Mavic Ellipse na to, alam niyo naman itong Mavic Ellipse, isa din sa mga pinakasikat
na wheelset dito sa fixed gear wheel. And itong Mavic Ellipse, again nga, French siya. So, very stiff siya with a straight pull hub design. Tapos 20-20 yung spokes niya, so konti spokes. And also, ultra braided yung spokes. Tapos yung ngipin niya na nakalagay dyan ngayon is a 15T. And also, again nga, yung kadena, Izumi. Tapos yung front and rear na gulong niya is a Tick Slick, no? Tick Slick na 25C. So, itong Tick Slick na to is a very makapal, very solid, and since, you know, very makapal siya and very solid, so pwede mo yun pang skid, pwede mo yun pang harabas, and pwede mo din siya pang racing, no? Kasi meron ako nakikita mga nag-race na gamit itong Tick Slick. So, overall, itong wheelset na to is a very, very solid wheelset, very stiff, no? Very stiff na wheelset. Sana all may ganyan. Oh, wait, meron pala akong Mavic Ellipse. So, anyway, and also nga pala, yung Mavic Ellipse niya is a old version. Still, nonetheless, still a Mavic Ellipse. Still stiff, same design, nag-iba lang naman yung aesthetic design, no? Pero again, solid wheelset. So, dito naman po tayo sa last, no? Sa last, one of the big boys ng cockpit, no? So, dito naman po tayo sa cockpit. And also nga pala sa cockpit po, idadamay ko na po yung nasa likod. And also, para isa na po sa cockpit and yung dun sa likod. So, simula po natin dun sa seat post and sa saddle. So, seat post is a Thompson Elite 31.6 na seat post. So, very solid seat post na to. And also, gawa siya sa space grade na aluminum, 70-75. And also, ano siya, pang MTB talaga. Parang napunta lang talaga yung trend dito. And also, itong saddle niya is a saddle Celis and Marco, no? Sana all talaga mga may ganitong klaseng upuan. Pero again, nonetheless, very solid na upuan ito. Sunod naman tayo dun sa harap. Yung harap naman niya, yung stem niya is a Thompson Elite X4 100mm stem. Tapos yung drop bar niya is a Sinelli Vi drop bar, 40cm to be exact. So itong Thompson Elite na stem, again nga, sobrang tibay siya. Space grade aluminum, 70-75. Tapos yung Sinelli Vi niya, oh, grabe, ang pogi, pang racing talaga, 40 pa. So overall, itong cockpit niya is very, very, very solid, guys. So tara, i-rate natin to lahat, no? Rate natin to from 1 to 10. Actually, meron running joke dito sa Manila Urban Fix, no? Hindi ko talaga siya ni-rate from 1 to 10. Kundi, ni-rate ko siya ayon sa mga nababase ko or naramdaman ko, natutin ko. So kung i-rate ko to 1 to 10, I would say it's very French siya, no? Grabe, no? Again nga, very French siya. Yung look French, pedal French, wheelset French. Itong bike na to is very, very French. And also, guys, ito ay very stiff, very light, and of course, very aero. Alam mo ba, ito yung para sa akin, isa sa mga pinaka, parang, you know, manipis na frame na nakita ko sa isang aluminum frame. Or yet, pinakamalipis, no? Kasi kapag binabike ko tong bike ni Kuya Sammy, no? Kasi friends kami ni Kuya Sammy, nakikita kami minsan. Kasi nga, pag ginana ko itong look nga ni Kuya Sammy, grabe, ang nipis, man. Ang nipis ng look na to. Lalo na yung down tube, nakakaiba. Nakakaiba to. Kaya nakakatuwa na sobrang ganda ng bike na to. And also, very stiff. Ang stiff ng crankset mo, stiff ng frameset mo. Ang stiff din. Lalo na stiff na din yung wheelset mo. And also, full carbon yung fork. So, magaang stiff, aero. Basta, lahat na lang kailangan mo andito namin. Para sa akin, kapag mag-race day ka talaga, ang kailangan mo lang palitan chainring pati gulong. Other than that, solid na talaga. As in, legit solid. So, anyway guys, I hope na natuwa po kayo dito sa aming bike check, no? Dito sa Look AL464. And also guys, meron na po tayong bagong t-shirt, no? Bagong merch. So kung gusto niyo po bumili mga fixed gear t-shirt, for example, itong Danger Brakeless, for example, itong Pixie Bulok, itong muff na to, basta about sa fixed gear, tapos gusto niyo damit na about sa fixed gear, huwag na kayo lalayo. Look no further kundi dito sa Manila Urban Fix Merck's Fixed Gear T-shirt. So as usual guys, ride brake is ride safe at tadaan, wag alapit sa truck and bus. And of course, see you sa next video mga kamuffers. Peace!